Guys, so kung taga-Paris ka, anyway, kung nakapag-try ka na ba nung lesson sa munisipyo ng Paris, ganun. So, nag-try ako kahapon. Actually, nung August pa siya. So, in case hindi nyo lang alam kung ano, so every year merong ino-offer na lessons yung munisipyo ng Paris, ganyan. So, usually by August, kailangan mag-sign up. And then September, sasabihin nila sa'yo yung kung accepted ka or hindi. Kasi limited lang yung pwedeng nilang i-intake. Tapos, mura lang yung lessons kumpara kung mag-aral ka sa totoong school. I mean, dun sa school mismo, diretso yon. I think meron silang deal with the Mary para mas mura, di ba? So, yon. Teka lang, titingnan ko lang kung ano ang harap at likod. Kasi pareho naman siya. Sige, ikaw na lang yung harap. Ayun, so, ang sabi sa akin, guys, interview lang. So, akala ko talaga interview lang. Pero, sinabihan kami magdala ng scissors, ng ganun. Ngayon, ang nakakapagtaka kasi, akala ko, interview lang. Tapos sabi ko, bakit may papel? Bakit may kailangan ng gunting? Eh, yung kinukuha kong course ay computer software na gagamitin para gumawa ng damit. Eh, sabi ko, nagtaka ako ganun. My God, pagdating ko kahapon, exam pala. Ano ba yun? Sinabot ako ng 30 minutos para tapusin yung exam na yun, pambihira. At ang hirap ng mga tanong, ganun. Hindi ko na sabihin sa inyo kasi baka kumuha kayo ng course. Gusto ko mahirapan din kayo. Damay-damay na to. Hindi, joke lang. Hindi kasi baka mapagalitan ako pag i-post sa social media yung question, di ba? Baka hindi ako ipasa lalo yun. So, after nung question, nung exam, merong parang mini-interview, ganun. Ba't gusto mo siyang kunin? Ganyan-ganyan. Anong dahilan? Ganun. Kailangan mo ba ito sa trabaho? Etc. Anong background mo, mga ganon. So, yun yung napag-usapan doon. Tapos, malalaman itong linggon to, kung pasado. Tapos, if pasado, sa Lunes, simula na ulit nung klase namin, no? My God, sana makuha ako. Bali, 25 kami nag-apply. Pero, dalawa ay wala. Pero 15 lang yung kukunin. So, ibig sabihin, 10 yung hindi tatanggapin. Parang kawawa naman yung 10, no? Parang sana, diretso na lang. Although sabi naman ng iba sa akin, kasi syempre gusto nila makita kung talagang motivated ka ba mag-enroll o na trip-trip mo lang, ganun. So, syempre titingnan nila sino yung gusto nila i-priority, di ba? I-prioritize, ganun. So, anyway. Kayo, kung sino dyan yung taga-Paris, kung nakakuha na kayo ng course na to, ano experience yun. Yung iba namang course, ang narinig ko lang, merong CV, hininga ng resume, CV, ng cover letter, ganun. Tapos may parang introduction din, ganun. Pero hindi exam. So, siguro depende sa topic nung kukunin mo. So, yun. Anyway, ang haba na ito. Anyway, share niyo kung meron kayong alam about this. Thank you.